Wait lang, tingnan mo kasi itsura niya. Bukas ang galit. Hindi siya galit. Wait lang, teka lang. Tingnan mo, no, papasilip natin sa kanan. Bukas ang galit. Pamanap mo na lang. Pagtapos ng gera, 95% ng structure yung nasira rin sa Intramuros. Lahat yung 8 university, lahat yung 7 simbahan, lahat yung university na wala, nasira yun. Pero sa 7 simbahan, mayroon isang simbahan na natira. Ano yun? Ayun yung St. Augustine, pupunta natin mamaya. Okay. Kaya yung church na yun, nakasurvive nung Second World War, kasi yung mga survivor na tao, pumunta sa roof. Tapos nag-form sila ng parang cross. Kasi ibig sabihin nun, nung American time, Red Cross or Human Cross means hospital. Kaya yung American aircraft, hindi siya nag-drop ng bomb sa church, kaya siya nakapagpapay. Oh. As almost 1 month war lang dito sa Manila, February 3 until March 3, almost 100,000 yung namatay. Children, infants killed in Manila, Julie. Yung nakikita niyo yung parking space sa harapan natin. Dati, ayun yung first site ng Santa Isabel College, yung school for girls, exclusive na for girls. For girls. Ngayon nalipat siya sa Top Avenue. Pagtapos na ang gera. Ito, makikita niyo itong monument, gawa siya nung February 18, 1995. Ito, kuya. Itong monument, 1995 siya. So, 1995 pa to? 1995. 1997 ako pinanganak. Diyos ko, mas matanda pa to sa akin. Makikita niya. Grabe, bakit? Time capsule, bakit ano? Bumuksan siya February 18, 2045. Bakit siya bumuksan? Celebrating ng 100 years ng Second World War. Whoa. Kuya! Ay, magtanahan kung naman yun yan. Andiyan kasi yung listahan yung mga pangalan ng biktima ng gera. Ay. Asa isang papel na nilagay sa doon. Pagtapos ng celebrating ng 100 years, bumuksan siya, kukunin na yung listahan, inalagay na ko sa National Museum of Capsule yung stand. Ito, para ito, time capsule. Ito yun, yung ano. Grabe, so February 18, 2045. Marapit mo. 100 years na yung ano? Second World War II. Eh, true. Grabe. 2021 na yun. Nakikita natin yung simbahan na yan. One of the first oldest church of Manila. Yung kanina, second, ngayon. Yes, siya yung... Ito yung pinamatanda, 1571. Pinamatanda yung simbahan sa Pilipinas. So, in, inside in Intramuros, one of only survived during Second World War II. Ito lang. Siya lang yung nakasurvive. Nung... Sana all! Nung barilan lang, dun pumunta yung mga tao kaya. So yung mga tao rito yung nasa loob, almost mga Japanese soldiers lang. Yung mga Pilipino natin na nangirahan nito is lahat sila, is mga nakakulong dito sa loob ng Intramuros. Ay, yung mga ano, naka-makeup. Wedding yan, wedding. Wedding. Hello, mga ano. Ito yung mga sa Manila. Ilang taon na po ito?
Almost 4 years na yan. 4 years? Tingnan din ang kasa ng Manila. Sa dalawa yung bell tower na yan dati. Oh. So nasira siya ng Second World War. Ito yung isa. Pali yung pinakabuong detalye sa loob ng simbahan is yung pinakabody niya is buong-buong kongkreto. Pero basag yan ng Second World War kasi tinamaan siya ng malaking bomba. Let's go! Para makita niyo yung wall of China. Wall. Kasi means, so total na dito tayo sa loob ng Intramuros Mariano G. Ay, kung tinakita na, well, Intramuros, this means, with the English, inside the wall. Intramuros, inside the wall? Yes. Defense wall down the wall. In the wall, sabi ni Kuya, Intramuros, it means inside the wall. Right. Yeah. Peace! Inside. Yung muros. Wall. Ah. So inside the wall. Kuya, yung sabi kasi. Again. Kuya. Yung muros kasi sa Aita. Kuya, ano yung kamuting kahoy? Ganito sa kamuntahan yung makuha mo yan. Ikuwame again. Ikuwame again. Ikuwame again. Ikuwame again. Ikuwame again. Sinegway? Ito naman yung ano, Adamson University. Wow! Grabe no! 18th century. Ba't ganyan yung wall niya kuya sa taas? Ayun, kasi this is motivation ng typical school. Motivation ng typical school. Ayun yung sa likod ka, ayun naman yung person ng ating ngayon yung Manila. Saan ka? Ito yung kapilang side, yung parking space na yan ngayon. Yung mapuno na yan dyan. Sa behind nun, nandun yung... Pagkatalikuran lang sila atin eh, Manila. Kasi... Yung... Part ng survivor structure yan. Ang araw ko kuya, kulungan? Hindi. Ayan yung part dating ano, convent. Convento. Ay, ito yung ano, luma. Ano yung convento? Convento! Yung bahay ng mga... bahay ng mga brothers and sisters. Tanga talaga? Convento daw ito, Mariano! Hindi ko alam. Diyan nakatira yung mga brothers and sisters. Kasi meron siyang tulay rito eh. Ah, brother and sister, pare. Oo. Dati meron siyang konektadong tulay. Kasi bago ito maging Adam tulay sa building na ito, dati siyang House of Augustinians. Kaya meron siya dito ng tulay. Para yung mga pare na dito nakag-i-stay, madali silang makapunta sa church tsaka makapunta pagkatapos ng ano ang pili ko sa ano na sa unang panahon, no? Alumang kanyon. Ngayon, guys. Oh, baka sumabog yan, loko. Hindi tayo doon. Ang kita sa loob, oh. Gali yun. Oo nga. Ano yung nasa loob? Madilim. Maawan. Ha?